Ako si Katrina, ang tita ni Ella. Salamat sa pagdalaw niyo. Alam niyo, matagal na namin siyang hinahanap. Mula pa ng malaking sunog, di namin siya makita. Kawawa naman ang bata. Napakawalang yan ang gumawa nito sa kanya. Ang ganda-ganda pa naman. Manang-mana sa tita niya. Alam niyo, kahit hindi pa siya napupunta sa amin, ang tingin ko ang bait-bait niya. Sayang nga lamang at hindi pa makakadalaw ang nanay niya. Nasaan ang nanay ni Ella? Nasa bahay. May sakit. Gaano katagal mo nang kakilala si Ella? Matagal-tagal na rin ho. Napamahal na nga ng gusto sa akin ng bata eh. Itinuring ko na siyang parang anak ko. Sana lang walang masamang mangyari sa kanya. Kasi hindi ko alam kung matatanggap ko kung may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari kay Ella. Pasensya ka na. Nakakaya naman sa'yo. Eh, hindi naman namin kaano-ano si Ella. Baka nakakagulo na kami dito. Siyempre, hindi. Natutuwa nga ako na kilala ko mga kaibigan ng pamangkin ko. Hintay pa nila yung doktor eh. Pero sana naman makaraos si Ella sa problema ito. Sino bang gumawa nun sa kanya? Wala nga nakakaalam eh. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, mananagot kung sino man ang gumawa sa kanya nun. Sige na, Marie. Mag-busy ka na at lalakad na kayo. Baka mamaya gabihin kayo sakali. Mahirap na. Pero mag-busy lang ako. Sige. Oh, magka-pick up muna, Ron. Salamat. Alam mo, Ron, natatakot ako para kay Marie. Katatapos lang ng libing ng kapatid niya, tapos ito naman ngayon. Oo nga, Abel eh. Hindi ko na lang kung paano lulutasin yung mga problema nito. Sunod-sunod yung mga pangyayari eh. Eh, pakialalayan mo na lang muna si Marie. Baka mamaya hindi niya makayanan na makita si Ella na halos wala nang buhay eh. Ha? Gawa? Dala-dalawa kayo kaya lalaki ng katawan ninyo? Nag-iisang bata hindi nyo may ligpit? Ha? Pero nay, maraming bantay. Ledya! Maraming makasingit. Ha? Ano? May malay na? Nakakapagsalta na? Hindi pa po, nay. Kaya nga agapan ninyo eh. Dahil oras mangyari yun, pagpipista niya ng TV, ng dyaryo. Pag nangyari yan, patay ang negosyo natin. Pare-pareho tayo sa muntin lupa pupulutin. Naintindihan nyo? Kailangan mamatay ang Ella na yan! Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon! Jenny, Reven, bakit nasa labas kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tumating na kasi yung tita ni Ella.
Nakakaya naman pumirmi kami dun sa kwarto. Sa isa pa gabi na, nagpaalam na kami. Ate Bebeng, pwede po ba makita si Ella? Marie, bukas na lang tayo bumalik. Kasi baka gusto na magpahinga ng tita ni Ella eh. Nakakaya, mukha pa namang mabait. Nandito ka. Binabantayan lang kita. Hindi mo kailangan gawin yun. Gusto ko. Kamusta na yung anak ko? Si Ate Katrina nandiyan na ba? Nasa ospital pa rin. Pupuntahan ka na. Oo. Maya. Magpalakas ka muna. Pagkatapos si Ate na lang kita doon. Bakit? Salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Trabaho ko lang ito. Pero hindi mo naman trabaho ang bantayan ako. Gusto ko lang gawin. Oh. Parang nagbagong mood mo. Naalala ko lang ang asawa ko. Ngayon, hindi pa rin siya tumatawag sa akin. Baka busy lang. Ewan ko. Ami-dami-dami yung problema. Pero ngayon, walang nalulutas. Huwag mo lang isipin yun. Mabuti pa. Magpagaling ka muna. Ito, inumin mo muna itong juice. Pero kailangan puntahan mo yung mining site natin sa Daet. Malaki na ang problema natin doon. Pagpunta ko doon, ate, mahirapan akong kumontak dyan. May walang telepono. Maski isang signal, wala. Paano kung may problema dyan? Okay lang kami dito, walang problema. And besides, nandito naman ako. Baka magalit sa akin si Marisa. Hindi ko pa nga siya nakakausap. Leo, bakit naman siya magagalit sa'yo? Eh, nagtatrabaho ka. Hindi ka naman nagpapasarap lang. She'll understand. Sige, ate. Pakisabi na lang na tumawag ako. Okay. Pero dahil nandito ka, alam kong pakikinabangan kita. Hindi ako tanga para hindi alamin kung bakit ka pinapadukot ni Ate Adela na at ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Ito na ang pagkakataon para alamin ang lahat ng taong dawit sa gulong ito. Lalo na ikaw ay ala. At kung ano man ang kinalaman mo sa pamilya Rodriguez. Gising ka na? Ha? Ano? Magaling ka na? Apa, bilis
bilisan mo naman magpagaling ano ng mapakinabangan na kita. Matagal na naghihintay yung bibili ng puso mo! Parang awa niyo na po. Anong parang awa? Walang awa-awa! Buisit kayo sa buhay ko! Magmula nang dumating ka rito, puro kamalasan na nakuha ko! Buisit kayo sa negosyo! Buisit sa lahat! Entindihan mo? At ikaw, ikaw, anong pinakain mo sa pamangkin ko? Ha? Ganun na lamang ang kagustuhan niyang mailigtas ka! Anong pinakain mo? Isa pang batang yun. Isinako na, binugbog na, itinapon na sa ilog, buhay pa rin ang buisit na elang yun! Marcella? Oo! Oh! Pero sa ngayon lang, dahil sisiguraduhin ko na mamamatay siya sa lalong madaling panahon! Naintindihan mo? Ha? Gusto ko makita si Ella. Che! Mamamatay ka na rin. Naman po. Ano? Huwag naman po. Aba, iho, sayang naman ang 50 mil na pakikinabangan ko makukuha ko kapalit ng puso mo! Naintindihan mo? Kaya magpagaling ka! Carlos! Carlos! Opo! Kape! Kape! Opo! Anong ibig mong sabihin wala na dyan ang asawa ko? Umalis po kanina umaga. Hindi po namin alam kung saan pupunta. Pauwi na ba siya sa amin? Ang alam ko po, ma'am, may mga meetings po siya dito. Eh, sa tingin mo, kailan siya babalik? Hindi pa namin alam. Oh, sige, salamat na lang, ha. Okay ka lang? Eh di, kung ganun, tara na. Baka abutan pa tayong traffic.
Lumabas na ngayon lang ang mga x-rays na ginawa namin sa bata. Ano yung resulta, Doc? Masyado nabugbog ang bata. Ilang parte ng katawan niya nabali. Okay na sana, kaya lang nagkaroon ng internal hemorrhage ang ulo ng bata. Anong ibig sabihin nun? May namuong dugo sa may ulo ng bata. Maaring dala ng palo ni sa matigas na bagay tulad ng kahoy o kaya tubo. Ano ang mangyayari sa anak ko? Hindi po natin alam, Mrs. Pero magsasabi na ako sa inyo ng totoo. Usually, ang mga ganitong kaso, hindi nakakaligtas ang biktima. Maliit po ang tsansa na mabubuhay ang bata. Thank you.